Wide, worldwide, and net-wide, broadcasting live from City State Center, Pasig City, Philippines, ito ang DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama sa lahat ng Pilipino. Isang pagpupugay, pasasalamat at pagsisikap ang pangako na aming bibitiwan sa lahat ng aming natanggap na pagpapala. Pagpupugay sa lahat ng nagbigay ng pagkilala sa Aliu Broadcasting Corporation mula sa Philippine Outstanding Brand of the Year, Philippine Finest Business Awards and Outstanding Achievement, Asia Pacific Luminaire Awards, Southeast Asian Premier Business and Achiever Award sa aming mga natanggap 4-time Best AM Station Awardee, DWIZ 882, 4-time Best Radio Newscaster Awardee, Dennis Antenor Jr., 3-time Best FM Station Awardee, Home Radio 97.9, 2-time Most Promising TV Station Awardee, Aliu Channel 23, at Best Public Service Radio Host Awardee, Bragi Braganza. Pangakong itutuloy ang pagbibigay ng tamang balita at tamang paglilingkod. At isang malaking pasasalamat sa tiwalang naibigay sa amin. Pakaasahan niyong gagawin naming malaking inspirasyon ito para ipagpatuloy ang maglingkod sa lahat ng Pilipino. Mga kababayan, hindi papabayaan. Kahit anong oras, kahit anong panahon, sa sakuna at krisis, may tol kang maaasahan. Usapang tol, usapang tol. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat lang dito sa Usapang Tol, Usapang Tol, Usapang Tol. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay April 9, 2024. Pagpupugay po sa ating magigiting na mga bayani. Ako po ang inyong lingkod, Cecil Villarosa, para sa programang Usapang Tol. Sa ngalan po yan ni Senador Francis Tol Tolentino, na kahapon po ay naging abala sa pagtungo sa Golden Mosque kasama si Vice President Sara Duterte. Bukas po ay nakatakdang idaos ang Eid al-Fitr o ang pagtatapos ng Ramadan. At direkta na kasalamuha Pwede natin ipakita yung mga litrato ni Senator Tol, yung kanyang naging activity kahapon dyan sa Golden Mosque kasama si Vice President Sara Duterte. Ayan, ma-flash natin sa screen yung kanyang mga litrato. Ready ba? O sige, mamaya natin ipa-flash, no? Pero ang PNP ay tinitiyak, no, ang seguridad. Lalo na doon sa mga lugar na pagdarausa ng morning prayer ng ating mga kapatid na Muslim. Ayan si Senator Francis Tol Tolentino, at direkta niyang nakasalamuha yung ating mga kapatid na Muslim dyan sa Golden Mosque, na kahit mainit po ang araw, ang tirik ng araw, no, ang mainit ang panahon, sumuong pa rin po para makasalamuha po ang ating mga kapatid na Muslim bago ang pagdiriwang ng Eid al-Fitr. Kaya po bukas, holiday din. Ngayon po holiday, kaya po suspended ang number coding. Yung mga plaka ng sasakyan na nagtatapos sa 3 at 4, 5 and 6, pwede pong bumiyahe kahit anong oras po bukas sa Metro Manila dahil suspended po ang number coding. At kunti na po ng init ng panahon, ano?
ang binabanggit ni Vice President Sara Duterte, eh hindi na raw kinakailangan na magpatupad ng makeup classes kasunod nga po ng mga naging sunod-sunod na suspension ng face-to-face classes dahil sa matinding init ng panahon. Ang katwiran ng Vice Presidente, eh hindi naman naapektuhan yung pag-aaral ng mga estudyante kasi kahit na suspended ang face-to-face classes, tuloy pa rin naman yung pag-aaral ng mga estudyante dahil dun sa online o modular mode of learning. Isang mamabatas pong nagmungkahi, ito yung binabanggit na atin na noon pa, ano, na bumalangkas ang pag-asa ng protocol kaugnay sa heat index na magisilbing panuntunan o gabay kung kinakailangang magsuspinde ng pasok sa eskwela o trabaho. Ang mungkahi ni Valenzuela Representative Eric Martinez, importante yung standard protocol kagaya po ng heat index 1, heat index 2 o heat index 3. Parang signal number 1, signal number 2 pagka may bagyo. Importante raw na maging science-based ang desisyon at kung kinakailangan ng equipment, pwede raw yan na maisama sa deliberasyon ng Kongreso para sa 2025 national budget. Ito, yung heat index po kahapon, 6 na bayan yung nakapagtala ng dangerous level na heat index kahapon at batay po sa datos mula sa PAGASA, kasama po dyan ang bayan ng Sinait sa Ilocos Sur, 43 degrees Celsius ang heat index, Dagupan City, 44 degrees, Bacnotan, La Union, 44 degrees, Tuguegarao City, Cagayan, 42 degrees, Puerto Princesa City, Palawan, 43 degrees Celsius, at Aborlan, Palawan, 43 degrees Celsius. Itong epekto pa rin to ng mainit na panahon ang magiging sentro ng ating talakayan ngayong umagang ito. Samantala, punta muna tayo sa ating mga headlines. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD Inverter Appliances. Fujidenzo, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo, quality above all. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng M. Luwilier. Basta kwarta padala, mag M. Luwilier na. Lahat sigurado. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique Appliances. Technogas Technique, your cooking partner. That's the Technogas Technique. Mga malalaking balita. Pinag-uusapan mga balitang bagong-bago sa DWIZ Headlines. Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita, ngayong ikasyam ng Abril taong 2024, PBBM walang planong magdeklara ng National State of Calamity sa bansa dahil sa El Nino. DWIZ Balita. Panukalang mandatory ROTC bibigyang prioridad sa pagbabalik sesyon sa Senado. DWIZ Balita. Diplomatic engagement ng bansa sa China dapat ipagpatuloy ayon kay Senador Tol Tolentino. DWIZ Balita. Presidente sa Surigao del Norte nagpanic buying ng bigas dahil sa fake news. DWIZ Balita. Cloud seeding sa bansa inilapit ng isang mambabata sa Estados Unidos. DWIZ Balita. At tapyasingil sa Meralco, asahan na ngayong buwan. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Sa detalye ng ating mga balita, hindi nakikita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pangailangang magdeklara ng National State of Calamity sa buong bansa dulot ng El Nino phenomenon. Paliwanag ng Pangulo, bagamat lahat ng lugar sa bansa ay naapektuhan ng tagtuyot, iba-iba naman ang antas ng pinsala o epekto na iniiwan ng El Nino sa bawat lugar sa Pilipinas. Aniya, may mga kaparehong deklarasyon ng ilang lokal na pamahalaan at hindi pa niya nakikita na kailangang itaas ito sa national level. Giit pa ng Pangulo, may mga ginagawa na rin hakbang ang pamahalaan tulad ng pagpapalawak ng mga irigasyon at iba pa. DWIZ Balita.
Sa iba pang mga balita, bibigyang prioridad ng Senado ang panukalang Mandatory Reserve Officers Training Course sa pagbalik ng sesyon sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Ito ang tiniyak ni Senate President Juan Miguel Zubiri. Ayon kay Senador Zubiri, hindi totoong wala ng pag-asa na maipasa sa Senado ang mandatory ROTC dahil para sa kanya, mas marami ang mga senador na pabor sa panukala. Bagamat may mga senador na tutol sa mandatory ROTC, sinabihan ni Senador Zubiri ang mga ito na bumoto na lamang sila laban sa isinusulong na batas. DWIZ Balita. Sa oras na 11 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga, dapat pa ring ituloy ng Pilipinas ang diplomatic engagement sa pagitan ng China. Ito ang iginiit ni Senate Special Committee on Maritime and Admiralty Zones Chairman Senator Francis Tol Tolentino sa harap ng isinagawang maritime cooperative activity sa pagitan ng Pilipinas, US, Australia at Japan sa exclusive economic zone. Ayon kay Senator Tol, kahit na nagsagawa ang bansa ng iba't ibang aktibidad sa ibang mga kaalyadong bansa, ay dapat na tuloy-tuloy pa rin ang diplomatic engagement o pagkikipag-usap ng Pilipinas sa China. Naniniwala ang senador na darating din ang panahon na maayos ang gusot ng bansa sa China. Binigyang diin din ni Senator Tol na hindi naman tayo dapat tumiklop at maiging sabayan ang diplomatikong pagkikipag-ugnayan na pagkapalakas sa mga alliances, pagkapaigting sa ating mga non-defense treaty allies na maaaring maging katuwang sa marine research tulad ng Norway, the Netherlands at Chile, at pagkapalakas sa ating internal defense capability. Samantala, sinabi pa ni Senador Tol na asahan na magiging regular ang military patrol exercise ng Estados Unidos, Japan at Australia sa Pilipinas na pagkapakita ng pinalakas na alyansa ng mga bansang may iisang layunin. DWIZ Balita. Nagpanic buying ng bigas ang mga residente ng Socorro, Surigao del Norte. Ito'y matapos kumalat ang fake news na magkakaroon ng 3 araw na babaluti ng kadiliman ang mundo dahil sa solar eclipse. Ayon kay Edelito Sanco, ang chair ng Socorro Empowered People's Cooperative, naniwala ang mga residente sa nasabing balita at nagdulot ito ng takot sa mga residente kaya naubos ang mga stock ng bigas sa mga lokal na tindahan. Nauna ng pinabulaanan ng pag-asa ang kumalat na social media post na makakaranas ng 3 araw na kadiliman ang buong mundo. DWIZ Balita. Sa iba pa mga balita, umaasa si Senator Francis Tolentino na tutulungan ng United States Navy ang Pilipinas na magsagawa ng cloud seeding operations para matulungan ang mga magsasaka na nakakaranas ng matinding tuyot dahil sa El Nino. Ayon kay Senator Tol, inaasahan niya na makikilahok ang mga eroplano ng US Navy sa mga cloud seeding operations. Dagdag pa ng senador, walang mga cloud seeding planes ang Department of Agriculture. Binigyang diin din ni Senator Tol na malaking tulong ito sa mga magsasaka na hindi makapagtanim ng palay dahil sa kakaunting ulan at matinding init ng panahon. DWIZ Balita. Naku, good news naman po ito no, sa mga customer ng Meralco dahil halos piso o nasa higit 98 centavos ang mababawas singil ng Meralco kada kilowatt hour para sa buwan ng Abril. Kaya mula sa 11 pesos and 93 centavos noong Marso, nasa 10 pesos and 95 centavos na ang magiging power rate ng Meralco para sa kasalukuyang buwan. Dahil dito ang kumukonsumo ng 200 kilowatt hour kada buwan ay makakaranas ng 198 pesos na tapyas sa kanilang electric bill. Ang mas mababang singil ng Meralco ay dahil sa pagbaba ng generation charge ng independent power producers at ng power supply agreements. Ito ang unang beses na nagpatupad ang Meralco ng bawas singil matapos ang 3 buwang sunod-sunod na rate high. DWIZ Balita. Mamaya po ay meron tayong makakapanayam ano, mula sa Meralco. Andiyan na ba yung ating makakapanayam mula sa Meralco? Si Claire Feliciano, si Ma'am Claire Feliciano, ang Public Relations Head ng Meralco. Magandang umaga po, Ma'am Claire. Magandang umaga po, Ma'am, at sa lahat po ng nakasubaybay sa atin ngayong umaga. Mm-hmm. So, Ma'am, ito pong bawas singil, effective for the month of April. Ano po? Medyo malaki-laki ha? Almost 1 pesos din po. Yes, 1 peso. Ma'am. Mm-hmm, mm-hmm. Yes, opo, Ma'am. Tama kayo, no? So, kaka-anunsyo lamang po namin na meron po tayong halos na pisong bawas singil sa kuryente ngayong buwan ng
April po yan. So makikita ng customers natin yan dito sa mga bills na papasok po sa kanila ngayong buwan. So katumbas po yan, ma'am, ng tapyas na nasa 198 pesos po, no, para sa bill ng isang pangkaraniwang pamilyang kumukonsumo ng 200 kilowatt hours. And habang tumataas yung konsumo ninyo, ay medyo tumataas din po yung tapyas, no. So for 300 kilowatt hours, nasa 296 pesos yan. For 400 kilowatt hours, nasa 395 pesos. And for 500 kilowatt hours, nasa 494 pesos po. So, we are very happy to announce this rate reduction. And we hope po kahit papaano ay makakapagbigay ng relief ito sa ating mga customers. Mm-hmm. So, yan po ay makikita nila sa kanilang April billing na matatanggap nila katapusan ng buwan, ano ho? Yes, ma'am. Mm-hmm. Hindi ba naapektuhan, Ma'am Feliciano, ang Meralco ng mainit na panahon, yung inyong energy supply? Actually, ma'am, so far okay naman po tayo, no? And itong pagbaba ng rate natin ngayong buwan, dahil po yan sa binanggit ninyo kanina na malaking pagbaba din sa parehong generation at transmission charge. Mm-hmm. Itong generation charge po, ito yung binabayad natin sa ating mga supplier ng kuryente, no? And katulad na banggit nyo, bumaba po yung singil mula sa independent power producers and power supply agreements natin. And the offset po niyan, yung dagdag singil naman mula sa wholesale electricity spot market. Ito pong WSM, ito po yung nakita natin na naapektuhan po ng pagtaas ng demand. Kasi ito pong WSM ay diktado po yan, no, ng law of supply and demand. And nakita nga natin na syempre, dahil nga umiinit na po ang panahon, no? So nakita natin na tumaas ang demand. And naka-apekto yan dun sa supply conditions sa WSM, kaya tumaas po. But nonetheless, mabuti naman po, no, yung ibang supplier natin, particularly yung IPPs at PSAs, ay nagawa pong ma-offset kung ano man yung naging pagtaas sa WSM. Kaya ang naging net effect pa din po ay pagbaba pa rin po. Actually, that's a welcome development, Ma'am Feliciano, kasi alam naman natin, yung epekto na mainit na panahon, ito mataas po ang konsumo sa kuryente ng ating mga kababayan. Yes, ma'am, tama po kayo. Pero kami po ang paalala po namin, dalawang factors po kasi, no, yung nakaka-apekto dito sa bill ng ating mga na binabayaran ng ating mga customers at mga consumers tuwing buwan-buwan, no. So isa po dyan itong rate ng Meralco na nag-a-adjust buwan-buwan. And yung isa din po yung konsumo. Kaya nga kami sa Meralco, kahit na pababa ang rate, no, kahit na medyo malaki ito, talagang pagbaba na rate na ito, katulad ng nabanggit nyo, net decrease na po tayo since the start of the year. We still continue to urge our customers na patuloy pa din po nating ugaliin ang masinop at matalinong paggamit ng kuryente at i-manage ang ating consumption. Because again, kung ano man yung babayaran natin sa bill buwan-buwan, ay naaapektuhan po yan ng ating actual na konsumo. Nabanggit nyo na yan, ma'am. Ang susunod ko itatanong, pinapatanong po ito ni Senator Tolentino, ano yung mga alternative na mga paraan ng pagitipid sa paggamit ng kuryente sa inyo na po manggaling para direktang marinig na ating mga kababayan? Ako, salamat po, no, napakagandang tanong din yan at napaka-relevant at timely ngayong panahong ito. Kami sa Meralco, we proactively empower our customers to practice energy efficiency po, no. Especially ngayong tag-init. Actually, kapag kasi ganitong panahon, ma'am, yung konsumo po, nakikita po natin, tumataas yan historically between 10 to 40% dahil nga sa mainit na panahon, wow, no. And because of that, we always encourage na tuloy-tuloy natin ang pagtitipid at lalo pa tayong magtipid kapag ganitong panahon, kasi ang malaki pong nakakakonsumo talaga kapag ganitong panahon yung mga cooling appliances natin, kagaya ng air conditioning units. Yeah. Mm-hmm. So kaya kami palagi nagbibigay ng tips tungkol dito, katulad ng pagpapanatili na malinis yung mga filters po ng ating air conditioning units. Napakahalaga niyan to make sure that they are running efficiently. And yung pagsaset po ng temperatura ng ginagamit nating aircon sa comfortable level lang na between 18 to 25% instead of yung super lamig po. Kasi eventually po, kaya naman po niyang palamigin yung whatever room you are in as long as tama yung size ng aircon at tama yung horsepower ng aircon sa size po ng kwarto. And yun din, we also urge our customers na mag-set ng timer kung may timer yung aircon natin ng mga, siguro mga an hour earlier po ganyan. Tapos pagkatapos ng timer, mag-electric fan na lang po tayo kasi nagsi-circulate pa naman po yung cool air kapag ganyan. Mm-hmm. So yung and mga yung mga plug, ma'am, no, na hindi naman ginagamit pero nakasaksak, malaking bagay yun, ma'am, no, na i-unplug
Kasi nagkukonsume pa rin yun ng kuryente, ma'am, di ba? Kahit hindi naman ginagamit. Yes, ma'am, tama po kayo. Salamat din po. So, tama po kayo, no? So, isa din yan sa mga, itong mga energy efficiency and conservation measures na ito. Simpleng bagay lang ito na hindi natin masyadong napapansin. But actually, it contributes po dun sa ating konsumo. So, tama po kayo. We always advise our customers na unplug appliances when not in use, except yung mga appliances that are designed po to stay on, kagaya ng ref na hindi naman po natin kailangan yung i-unplug every time, no? And then, yung mga simpleng bagay din like yung pamamalansya po ng mga large batches of clothing kesa pa isa-isa. Kasi pag pa isa-isa po, kailangan siyang painitin every time. Apo. So kapag ganyan yung gagawin natin, ay mas malaki din yung nakukonsuma niyang kuryente. Mm-hmm. And yung pag-utilize din po ng natural lighting as much as possible, no? So turn off the lights when not in use. And yung huwag pag-overload naman ng mga washing machine. So yung efficient, yung paggamit po kasi ng tama itong mga appliances na ito ay talaga pong nakaka-contribute po dun sa ating konsumo ng kuryente. And if we practice this po, I'm sure mararamdaman din po ninyo na mamamanage nyo yung manage nyo na yung inyong konsumo. Yeah. Mm-hmm. Yes. Ma'am, yung contingency measure po ba ng Meralco, nakalatag po yun? Just in case lang, ma'am, bagamat tiniyak naman po ng DOE na sapat yung supply ng kuryente sa bansa ngayong panahon ng tagtuyot, pero yung contingency measure ng Meralco, nakalatag po ba yun just to make sure na tuloy-tuloy po ang serbisyo sa ating mga kababayan? Opo, ma'am, salamat po. Yes po, of course po, kami po sa Meralco, we always coordinate with the Department of Energy and other energy industry players para po masiguro yung tuloy-tuloy at sapat na serbisyo at supply ng kuryente ngayong panahon po ng tag-init. So yes, our contingency measures are in place bukod dun sa energy efficiency na bahagi ng demand side management program natin. Meron din po kaming ginawang supply procurement o ito po yung naghanap kami ng karagdagang supply na maaaring maging available simula ngayong panahon ng tag-init. So, nag-conduct po kami ng bidding. And so far, we have secured na 400 megawatts for this and up to review and approval na po ng Energy Regulatory Commission. And then the other one naman po, we are still looking for another 260 megawatts, no? And meron pa po tayo isang demand-side management program. Ma'am, teka, bago mo ituloy, nasa ating linya si Senator Francis Tolentino. Senator Tol, good morning. Ay, good morning. Naririnig ko yung pinag-uusapan sa kuryente at talaga importante yan. Pero ayos din yung nangyari kahapon kung matutuloy na yung project ng NGCP sa Negros Island, malaking tulong po yan. At magandang umaga sa ating mga tigasubaybay, Luzon, Visayas, Mindanao. Yeah, tayo po ay patulak kayo ng Washington DC para po doon sa pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos sa White House. So, nandito na po tayo sa airport, Cecil. Pero yes. Bukas, Cecil, yes, ako ay lalive sa inyo kasi pasok ako dun sa oras ng yung alas 6 ng umaga dyan, ay alas 6 ng gabi doon. So, pasok pa ako. So, magkakatulong pa tayo bukas. Yun, ayos, Senator Tol. Oo. Kaya lang, parang solar eclipse kayo. Hindi ko maintindihan itong solar eclipse kayo tapos na. Sa parting Eastern Seaboard ng Amerika at tama, hindi ko alam kung ano nangyari. Oo, kasama natin, Sentol, si andiyan pa ba yung ating public relations head ng Meralco? Oo. Yes po. Hi, ma'am. Opo. Ito Hello, yes, Sentol. Baka may karagdagan katanungan kay Ma'am Feliciano. Wala, nakikinig lang ako. Papunta ako ng airport Baka mag-brown out din dito. Tingnan natin. Ay, oo nga pala. Nag-abiso ang naiya, di ba, Sentol? May maintenance kasi, activity. Kasi dati nagkaroon ng brown out nung isang bago magmahal na araw. Naging usap-usap. Terminal 2 naman yon. Pero sinasabi nila, may mga backup generators naman. Okay, Sentol. Ayan, sige. Tingnan natin kung ano. So, Meralco, dapat talaga nakatutok ngayon. Mahaba pa ito. Mahaba pa itong itong tag-init. Oo, mahaba pa ito. Hindi pa ito ganap na matatapos agad. Yes, so patuloy nating tututukan yan, Senator Tol. At ingat ka sa magiging biyahe at balitaan mo kami. Balita ko kayo bukas. Tayo una magre-report sa exclusive buhat sa Washington, D.C. Yan, direkta. Sa usapan to. Direct po. At sikapan natin na sa labas na para may background na nandun mismo sa U.S. Capitol.
Ayan, maraming salamat, Senton. Magandang umaga po muli, yes. Lalo-lalo na sa mga kababayan natin na nakikinig ngayon sa Cebu. Magandang umaga po sa inyo. At yung mga kababayan natin naghintay kahapon sa Sablayan, Mindoro, pasensya na po, hindi tayo nakarating doon sa provincial meet sa Sablayan, Mindoro ng Mindoro Occidental. Good luck po sa inyo at sana maging successful po yung provincial meet. Ito po si Senator Tolentino sa Usapang Tol. Magandang umaga po sa mga taga-subaybay natin. Salamat, Cecil. Ayan, maraming salamat, Senator Tol. Yan po si Senator Francis Sol Tolentino na papunta ngayon sa NAIA para bumiyahe patungo sa Washington, D.C. Ma'am Claire, balikan natin yung binabanggit mo kanina, yung mga nakalatag na mga measures o contingency measure ng Meralco. Opo, no, salamat po, no. So yes, ma'am, katulad na banggit ko, meron po tayong mga ginawang supply procurement activities para madagdagan yung available na supply natin simula ngayong tag-init. And meron din po kaming proactive na pinupromote. Actually, programa po ito ng ating pamahalaan, no, ng Department of Energy. Ito yung tinatawag naming interruptible load program, kung saan we actively urge our big load consumers, o usually ito po yung mga malls, na kapag meron pong period of red alert, ito po kasing red alert, idinedeklara yan ng National Grid Corporation of the Philippines. Ibig sabihin, kapag nag-red alert, ay meron po tayong insufficiency o kakulangan ng supply. So itong programang ito ay na-activate po kapag naka-red alert, and then we ask our customers, itong mga naka-enroll sa programa, na gamitin muna yung kanilang generator sets instead of drawing power from Meralco. That way po, yung limitadong supply na meron tayo ay irarasyon natin sa ating mga residential customers, small businesses, and that way we also hope na hindi na magkaroon man ng rotating power interruptions kung magkakaroon man. All right, very well said, Ma'am Claire Feliciano. Maraming salamat po. Opo, maraming salamat din po, ma'am, sa oportunidad na ito. Opo. At I hope this is really a good news to our customers, no? Maraming salamat po sa oportunidad na kasamang ibalita ito sa inyo. Ayan, yan po si Ma'am Claire Feliciano, ang Public Relations Head ng Meralco. At good news naman talaga, yung hatid na yan ng Meralco. At salamat dahil napakaaga ng panayam, pero tayo ay pinaunlakan. Samantalang oras po sa buong Pilipinas. This Time Check is brought to you by Whirlpool Home Appliances that make everyday living so much easier. From washers, dryers, refrigerators, microwave ovens, cooking products, to air cons, air purifiers, and dishwashers. Whirlpool, sensing what matters today. Making your world a little easier. Whirlpool. This Time Check is brought to you by Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique Appliances. Technogas Technique, your cooking partner. That's the Technogas Technique. Ang oras sa buong Pilipinas, ganap ng 6:29 ng umaga. That Time Check was brought to you by Whirlpool Home Appliances that make everyday living so much easier. From washers, dryers, refrigerators, microwave ovens, cooking products, to air cons, air purifiers, and dishwashers. Whirlpool, sensing what matters today. Making your world a little easier. Whirlpool. That Time Check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya plus sa panalo. Download Bingo Plus app now on Google Play or Apple App Store. You can watch our live draw via Bingo Plus website www.bingoplus.com. Sa Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. That Time Check was brought to you by Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique Appliances. Technogas Technique, your cooking partner. That's the Technogas Technique. Mga balitang updated, mga issue updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD Inverter Appliances. Fujidenzo, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all.
Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Download Bingo Plus app now on Google Play or Apple App Store. You can watch our live draw via Bingo Plus website, www.bingoplus.com. Sa Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique appliances. Technogas Technique, your cooking partner. That's the Technogas Technique. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng M. Luwilier. Basta kwarta padala, mag-M. Luwilier na. Lahat sigurado. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng MX3. Be M Extraordinary with MX3. Blessed day everyone. Ako po si Venus Ra. Akala ko conquering the universe was the ultimate. But there's more. Dahil tinawag ko ako ng Panginoon for a major, major purpose. To guide the youth, help communities, and to bring others closer to Him. Kaya I take care of my health through proper diet, exercise, and MX3 capsule. I am ready to serve. Kasi para sa Panginoon, hindi lang ako fourth runner-up. First place ako sa puso niya. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mag-MX3 araw-araw para MX-traordinary. Mahilig ka ba sa sports betting habang nanonood ng laro? Narito ang Arena Plus. Manalo at manood ng live kahit saan. May libreng 50 pesos bonus pa sa unang pag-register. Arena Plus, ang official sportsbook partner ng FIBA World Cup 2023. Kasama pa ang astig sa court na si Jordan Clarkson as official endorser ng Arena Plus. Arena Plus, astig ka sa sports. Sa Arena Plus, astig sa sports. Keep it fun. Game responsibly. Download Arena Plus app now in App Store or Google Play. You can watch it also on arenaplus.ph. Sa Arena Plus, astig sa sports. D-W-I-Z. Attention, all pet lovers! Pet Summit Philippines at Ayala Malls, Manila Bay. Marking its 10th anniversary, April 12 to 14. Experience demonstrations like canine search and rescue and the birds' free flight and talent show. Dive into the world of exotic pets. And don't miss out on our special initiatives like the Pet Adoption Drive and Vitality, the Pomazing Race. For free tickets, visit Facebook, www.facebook.com/PetSummitPhilippines. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito. Walang medical assistance mula sa kumpanya? Nako, bawal ito. Gaano ka man kaingat, mayroong mga hindi inaasahang mangyayari sa iyo sa opisina. Ngunit paano kung dumating sa punto na kailangan mo magpagamot pero ayaw sagutin ng iyong kumpanya? At kung babayaran man, iaawas daw ito sa iyong sweldo. Alam nyo bang ayon sa Article 161, Book 4 ng Labor Code of the Philippines, isa sa mga responsibilidad ng iyong employer ay ang pagbibigay ng agaran at libreng medical assistance kapag ikaw ay naaksidente o nagkasakit habang nasa oras ng trabaho. Uulitin ko, libre dapat ito at hindi maaaring iawa sa iyong sweldo. At ayon sa Employees Compensation Program, hindi dapat one-time payment lang ang tulong na matatanggap ng empleyado, lalo na kung sa oras ng trabaho nangyari ang aksidente. Mga bossing, hindi naman nila ito ginusto, kaya huwag silang singilin pagbalik nila sa trabaho. Sige ka, baka masabihan ka anang. Nako! Bawal ito. Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino. Tol ng bawat Pilipino. At Cecil Villarosa. Senator Francis Tolentino. Senator Francis Tolentino. Tol ng bawat Pilipino. Tol ng bawat Pilipino. Kailangan malaman mo na ang mga presyo sa labas sa Palengke Report. Alamin natin na ang presyo ng mga bilihin ngayong araw na ito.
mula po kay Sandy Fernandez na nandoon po sa Taguig City para magbigay sa atin ng update kaugnay sa presyo ng mga bilihin doon. Nandoon siya ngayon sa Pamilyang Bayan Wet and Dry Market sa Taguig. Magandang umaga, Sandy! Happy Tuesday, Senator Frances Tolentino at Ms. Cecil Villarosa. Ako ay live dito sa Pamilihang Bayan ng Taguig. Ang bigas dito na mula Bulacan ay nagbaba ng piso, kung kaya naman ang pinakamurang uri ay mabibili sa halagang 50 pesos per kilo, habang 70 pesos per kilo naman ang pinakamahal. Ang isda galing Malabon o Navotas Fishport ay di umanong nagbaba ng 20 pesos per kilo at mas mabenta noong Holy Week dahil alternative sa karne. Kung kaya naman ang pinakamababang isda ay mabibili sa 50, Ms. Cecil at Senator, wow. 50 pesos per 50 kilo. 50 pesos kada kilo? Ano isda yan? Ito po, Ms. Cecil at Senator, yung ano nila, tamban. Oh. Opo. At habang 200 pesos per kilo naman ang pinakamahal nila, ito, wow, yung tulingat at alumahan. Ang karne naman na hinahango mula Sigdalo ay with steady prices, kaya naman ang pork giniling, liempo at pork chop ay 360 pesos per kilo. Ang spare ribs nila na malaman ay 340 at yung buto na spare ribs ay 300. Sa usapan naman ng gulay, ang mga produkto mula Divisoria ay nagbaba ang presyo. Ang pinakamurang gulay, ito ang kamatis pa rin natin, ay mabibili ng 60 pesos per kilo. Habang 200 pesos per kilo naman ho ang pinakamahal. At ito ho yung ating bell pepper, Ms. Cecil at Senator. Medyo mura nga, ano? Mura nga yung kamatis. Tsaka mukha mura yung bilihin dyan, Sandy, as compared dun sa ibang mga iniikot na ninyong mga palengke, no? In the yes, past? Ms. Cecil, totoo po yun. Kasi kung ikukumpara din ho natin yung itlog na napag-usapan natin kahapon, ang bentahan ho doon, yung small natin ay 7 pesos each, ho, di ba? Pero dito ho, mabibili ang small ng 6.50 pesos po. Pesos, yes, tama, pesos. Kaya kung bultuhan, importante talaga, ano eh, no? Madiskarte rin yung ating mga mamimili. Alam yung mga lugar na kung saan makakamura, no? Yan, dyan sa Taguig. Pamilyang Bayan Wet and Dry Market, medyo mura pala ang mga bilihin. Anyway, Sandy, sino ang maswerteng tatanggap ng Sentol token ngayong umagang ito? Yes, Ms. Cecil, kasama po natin si Ate Tess Obregon, ang isa siyang fish vendor. At meron po tayong live video, Ms. Cecil, ngayon para makamusta niyo sa ngayon. Ayun, good morning po, Ma'am Tess! Good morning po! Ayun o si Aling Tess, ang ganda ng ngiti sa umaga ni Ma'am Tess. At suot na niya yung apron ng Sentol. Anong inyong tinitinda, Ma'am Tess? Ano po ngayon? Galunggong po sa katulingan. Uy, galunggong! Alam niyo, galing ako sa grocery kahapon. 400 pesos, Ma'am Tess, ang presyo ng kada kilo. Ayun, bibili sana ako, matras ako, 400. Dyan po ba sa inyo, magkano ang kilo ng galunggong? Meron pa ako 160, meron pong 140, meron pong 120, tsaka merong 100 ang kilo. Aba, mura. Ang laki ng ano ha? Ang laki ng iminura. Kumpara, bagay, mahal po kasi talaga pag grocery price eh, no? Kaya yung ating mga kababayan, mas maganda talaga pag wet market bibili. Pag mga isda at karne. Mas fresh pa, ano, Ma'am Tess? Yes po, fresh po. Kamusta naman ho ang benta ngayong umaga? Okay lang po, may isa-isa pa lang po kasi siyempre po mga tulog pa siguro sila. Di bale holiday naman ngayon, Ma'am Tess. Kaya may panahon. Oo, may panahon ng ating mga kababayan na mamili ngayong araw at hanggang bukas. Yun. Kaya tataas ang inyong benta. Ayan, oo. Wag. Yung apron na yan, Ma'am Tess, naku, napapanahon yan. At yung t-shirt ng Sentol. Ayan, akmaring yan sa mainit na panahon. Ayan, kasi komportable. Ayan. Maraming salamat, Ma'am Tess. At sa pagsuporta sa programang Usapang Tol. Sandy? Yes, Ms. Cecil. Ako ulit si Sandy Fernandez, ang kumpare niyo sa palengke, nagbabalitan ng tama at naglilingkod ng tama. Maraming salamat ho. Yan po si Sandy Fernandez, nagre-report ng live mula po sa Pamilyang Bayan Wet and Dry Market sa Taguig. Diba? Mura-mura yung presyo ng mga bilihin doon. Oo. At mula naman dito sa Pilipinas, tatanggap naman tayo ng pag-uulat mula sa abroad, sa labas ng bansa. No, dahil alam nyo naman, pagkaaraw ng Martes, ito ay dedicated para sa ating mga kababayang OFW na masipag na nagbibigay sa atin ng update, ano,
tungkol sa kanilang sitwasyon doon sa ibang bansa. Ayan. Eto, bigandaan muna natin ang... O sige, bumper muna tayo. Update at talakayan sa mga OFW linggo-linggo. Ayan. Magandang araw sa iyo, Victor Ramos. Nagre-report ng live mula sa North America. Nandoon siya sa Canada. Ayan. Good morning, Victor. Magandang umaga sa inyo dyan, Cecil. Yes. O, kamusta naman dyan sa Canada ngayon, Victor? Malamig pa rin ba? Actually, spring na, no? Pero malamig pa rin. As usual, maulan pa rin. We're expecting na by now, dapat medyo mas warm na. Pero still, ayun, maginaw pa rin sa ngayon. Ngayon. O, sige. Balitaan mo kami. Ano bang pinakahuling balita dyan sa ating mga kababayan dyan sa Canada? Sa Mayo 1 na, sisimulang ipatupad ang paghihigpit sa pagtanggap ng mga temporary foreign workers sa Canada. Sa harap ito ng pagbaba ng mga bakanteng trabaho sa Canada. Kaya gusto ng pamahalaan na bigyang prioridad ang kanilang mamamayan at mga permanent residents doon. Nauna nang inanunsyo ng kamakailan ni Immigration Minister Mark Miller at Employment Minister Randy Bosinot ang kanilang target sa pagkontrol sa immigration system ng Canada. Layunin ng IRCC, prioridad na mabigyan ng hanap buhay ang mga refugee o asylum seekers sa bansa bago dumepende sa mga temporary foreign workers or TFWs. Simula sa Mayo, mula sa 30% ng kabuuang workforce, ang mga employer na kasama sa 2022 Workforce Solutions Roadmap ay papayagan na lamang na magkaroon ng hanggang 20% na temporary foreign workers, maliban na lamang sa sektor ng construction, agrikultura at kalusugan. Bago rin mag-apply para sa New Labor Market Impact Assessment o LMIA, dapat ay humanap muna ng alternatibo ang mga employer, kabilang na ang pagkuha ng mga asylum seekers na merong valid work permit sa Canada. Matatanda ang noong January 1, una nang inatasan ang mga employer na magsagawa ng taunang review sa sahod ng mga temporary foreign workers para matiyak na ipapatupad ang kakulang aumento sa wage rate para sa kanilang trabaho at region of work. Pinapayagan kasi sa Canada ang magtrabaho ng part-time ang mga international students habang ang kanilang mga asawa o common law ay pinapayagan na kumuha ng temporary work permit. Sila ay kasama sa mga temporary foreign workers sa Canada. Taong 2022 nang magluwag ang labor market ng Canada kasunod ng kakulangan ng mga manggagawa matapos ang pandemya. Pero dahil sa nag-iba na ang sitwasyon ng ekonomiya, naghigpit na sa mga temporary foreign workers ang Canada. At yan ang pinaka unang balita dito ngayon, Cecil. Sa May na pala ipapatupad ano, yung paghihigpit sa mga foreign worker dyan sa Canada. Tama. This coming May na. Ayun. Anyway, maraming salamat sa report mo, Victor Ramos, at mag-iingat ka dyan sa Canada. Maraming salamat din, Cecil. Ang oras po sa buong Pilipinas, ganap ng 6:43 ng umaga. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. That news update was brought to you by Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store or Google Play. You can watch it also on arenaplus.ph. Magandang araw po! Ito po si Venus Ra. Ngayong pandemic, serving others is the best. Sa pagtutulungan, patuloy ang ating laban sa buhay. Kaya dapat always healthy with proper diet, exercise, and MX3 Coffee Mix to ignite my day. Lagi akong focused, active, at MX Extraordinary. Because the most important things in life deserve nothing less. MX3 Coffee Mix, my choice. Mag-MX3 araw-araw para MX Extraordinary. Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique Appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last. That's the Technogas Technique. T-W-I-Z.
Huwag magpatalo sa laban ng buhay. Laging manalo, ika'y maging patunay. Diinan ng depensa at mapisang opensa. Tara! Sabayan mo lang ng sipag ang hangat. Kasi bilog ang bola, maniwala ka. Tara! May oras pa, hindi ka bigo. Dahil ang bukas ay laging puno ng pag-asa, ang tapang ay buo. Bumangon sa dapa, magsimula. Tara! Sa Arena Plus! Sa Arena, dito ikaw ay bida. Panalo ka sa liga, kami ang kasama. Alam mo na naiiwanan ng mga mabagat. Tumak mo ng matuloy na tumilay ka sa tapat. Awiin ang mga balakid na nakasagapan. At burahin mo dapat sa isipan ng umangal. Stand up, man up, no need for recourse. Face to face, show them who's the boss. In this game called life, there ain't no remorse. At sa TOB na kami as things to sports. Stand up, man up, no need for recourse. Face to face, show them who's the boss. In this game called life, there ain't no remorse. At sa TOB na kami as things to sports. Oh, sa arena, dito ikaw ay bida. Panalo ka sa liga, kami ang kasama mo. Sa arena, laging pasok ang tara na halika, ano pang hinihintay mo? Sa arena, dito ikaw ay bida. Panalo ka sa liga, kami ang kasama mo. Sa arena, laging pasok ang tira. Tara na halika, ano pang hinihintay mo? Arena Plus! Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng Bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Senator Francis Tolentino, Senator Francis Tolentino, Tol ng Bawat Pilipino, Tol ng Bawat Pilipino. Nagbabalik pong programang Usapang Tol sa oras na 6:15 ng umaga. At habang naghihintay tayo ng ating panayam ngayong umaga, no, ay bigandaan muna natin itong report mula kay Gilbert Perdes. Ang desalination maaari raw na maikonsidera bilang long-term solution para sa water security ng bansa. Yan po ay ayon sa Task Force El Nino. Gilbert?
Aminado ang pamahalaan na hindi nito inaalis ang posibilidad na gawing long-term solution ang desalination at matiyak na hindi makakaranas ng kakulangan sa tubig ang bansa, lalo na sa panahon na ngayon ng El Nino. Ginawa ni Task Force El Nino spokesperson at PCO ASEC Joey Villarama ang payag sa harap ng pagpupursige ng pamahalaan na matiyak ang water security sa bansa. Sinabi ni Villarama na marami ang nagtatanong sa kanya kung maaaring tularan ang ibang mga bansa gaya ng India na gumagamit ng prosesong desalination. Anya, may kamahalan ng prosesong ito pero hindi naman anya inaalis ng pamahalaan na maikonsidera ito bilang long-term solution ng gobyerno sa usapin ng seguridad sa tubig. Ang desalination ay isang uri ng proseso ng pagtanggal ng alat o ng asin at iba pang mga mineral mula sa tubig at maasang opsyon para sa pagpapaunlad ng maasang supply ng malinis na tubig. Patrol 13, Gilbert Perdes, nagbabalita ng Tama, naglilingkod ng Tama. DWIZ Balita. Maraming salamat sa report mong yan, Gilbert. Nako, at eto na, no? Kasi may mga grupo po ng mga manggagawa na nanawagan po ng heat break, no? Para maikonsidera yung matinding epekto po ng mainit na panahon, no, sa mga workplaces, no. Si Congresswoman Arlene Brosas, ang kanyang isinusulong ay magkaroon ng heat break o special unscheduled break mula sa trabaho kapag matindi ang init ng panahon. Ang binabanggit ni Congresswoman Brosas ay kailangan ng mas malawak na polisiya na sumasaklaw sa lahat ng mga manggagawa, lalo na yung mga nandoon sa outdoor, yung mga nasa sektor ng agrikultura, construction, mga delivery rider at yung mga nasa sektor ng turismo. Alamin natin kung ano ang pananaw tungkol dito ng Department of Labor and Employment. Nasa linya po ng ating komunikasyon si Labor Secretary Benny Laguesma. Good morning po, Secretary! Magandang umaga, Cecil. Magandang umaga din po sa ating mga taga-tangkilik at taga-subaybay. Mm-hmm. Eh, ito pong grupo ng mga manggagawa, nananawagan po ng heat break, Secretary. What are your thoughts on this po? Eh, nung po pong nakalipas na taon, April po ng 2023, meron na po kaming ipinalabas na labor advisory. May kinalaman po sa safety and health measures po na a-address o mag-control po ng tinatawag natin na heat stress at the workplaces. So, dahil po kung natatandaan nyo, Cecil, kahit na noong nakaraang taon, medyo mainit na rin ang panahon. Kaya napagpasyahan po ng DOLE na magpalabas nga po ng nasabing advisory na hanggang sa ngayon naman po ay epektibo po yan. May kinalaman po doon sa paano po ba matutugunan yung pong at mitigate po yung tinatawag na extreme heat at work. At meron po kaming mga binanggit doon na mga aming nakikita pwede pong makatulong para po sa pag-control noon pong nararanasan na matinding init na nag-i-expose sa panganib sa atin pong mga manggagawa. Ayun. Ang nakalagay po dito, binuksan ko po itong Labor Advisory Number 8, Series of 2023. Ito po ay in place pa rin para, Secretary, ano? Yes. Hanggat hindi po yan na nire-revise o inamendahan, tuloy-tuloy po yan. At siguro mapapansin mo, Cecil, applicable pa rin yung mga provisions na yan. At siguro, kinakailangan lamang talaga na subaybayan kung paano po isinasagawa ng atin pong mga employer o namumuhunan nang sa ganun naman po ay mapangalagaan ang kalusugan at kaligtasan ng atin pong mga manggagawa. Yung pong mga naka-expose, hindi lamang po dun sa covered places, kundi lalo na po yung mga nasa labas ng atin pong paligiran. Kailangan po siguro din na mabigyan sila ng sapat na pangangalaga nang sa ganun naman matiyak po natin na walang pinsala sa kanilang katawan, kalusugan at kaligtasan. Opo, among the highlights nga po nung binabanggit yung labor advisory ay yung pagkakaroon ng ventilation at heat insulation sa lahat ng mga sa mga workplaces. At pwede po palang i-adjust yung rest break, no, para payagan yung recovery mula sa heat exposure ng mga manggagawa. At yung provision po ng dapat maging akma yung kasi kanilang suot ng mga uniforme, ano, sa mainit na panahon at yung pagkakaroon po ng libre at adequate sapat na drinking water sa mga workplaces, Secretary. Yes, tama ka dyan, Cecil. At yun nga, yung angkop na kasuotan, alam natin po kasi meron din mga place of work na meron silang requirement na certain na class o type ng uniforme. Dahil yun naman po siguro, bukod lamang dun sa pagkakaroon ng
ang pagtugon sa uniform decorum, eh meron pong rason yon na baka yun ay kasama rin sa tinatawag po natin na personal protective equipment ng ating mga manggagawa. Sa bahagi po ng mga ating construction workers, meron na po tayo diyang nakalatag na guidelines to ensure yung health and safety ng ating manggagawa sa construction industry. At meron po rin tayong tagubilin sa ating po mga field or regional implementers na patuloy na subaybayan po at yung pagtitingin po, pag-inspeksyon, pagpatuloy, lalo na po kung nakikita at meron po namang sigurong reklamo na natatanggap ang ating mga tanggapan, may kinalaman po doon sa sobrang init o kaya naman ay kulang sa ventilation ang mga pagawaan na kanila pong pinagtatrabahuhan. Ayun, you welcome that, Secretary, kung may mga ganong reklamo. Yes, yes, we welcome dahil makatutulong yun. Pero sana hindi na dumadating sa pagreklamo ng manggagawa dahil dapat ang inisyatibo manggaling din po sa ating mga employers dahil kung meron pong pinsala o panganib sa kalagayan at kalusugan ng kanilang manggagawa, mapipinsala din naman po yung kanilang operasyon. Mm-hmm. Kaya naman po yung aming mga paalala, dapat po sana tugunan kaagad nang sa ganun naman po ay talagang mapaganda rin yung ugnayan ng manggagawa at namumuhunan at ipakita na mayroong pagmamalasakit para po patuloy na malusog at malakas ang ating pong mga manggagawa. Secretary, yung ibalik yung ulit, yung hybrid na trabaho, pinapayagan naman po sila din na... Napag-uusapan yun, Cecil, in fact, kasama din sa advisory yung flexible work arrangement. Mm-hmm. Ano, meron din po yung work from home, pwede po naman pag-usapan yun. Kaya lang, may mga trabaho talaga. Lalo na yung nagpo-produce ka ng goods sa Cecil, kailangan ng personal physical presence ng manggagawa. Pero yung mga administratibo na gawain siguro at makakabawas din sa presence ng mas maraming tao sa isang pagawaan, pwede po yung mapagkasunduan ng atin pong employer at ng kanilang mga manggagawa. At alam po mo naman po, marami ding mga employers naman na tumatanaw kung paano nila mapapagaan ang pagtatrabaho ng kanilang mga manggagawa. Opo. Secretary, malapit na po yung May 1. Ano? Ano po ba ang preparations ng DOLE for May 1, Labor Day? Sa ngayon po, pangkasalukuyan na yung pong preparations ay medyo tinitignan ano pa pong mga karagdagang activities ang pwedeng mapaloob. Bukod po doon sa tinatawag natin na pang yung jobs fair po na nationwide, yung pong paghahandog ng pribadong sektor ng mga available na hanap buhay sa ating mga manggagawa sa iba-ibang mga rehiyon. At tinatarget po namin na sana ang jobs fair may sagawa namin sa bawat probinsya. Nang sa ganun naman naging accessible. Ikalawa po yung pagkakaloob ng mga government assistance sa mga legitimate at qualified beneficiaries batay po dun sa mga programang ipinatutupad ng DOLE. At siyempre po, yung pong aming partnership sa DA, Department of Agriculture, at sa DTI, sa pamamagitan po ng tagubilin at mahigpit na direktiba ng ating Pangulo, yung pong mga kadiwa stores para maging accessible po ang mga pangunahing bilihin na kinakailangan po, basic commodities na kailangan po ng ang mga pangkaraniwang mamamayan, lalo na po ang ating mga manggagawa. Alright, maraming salamat po, Secretary Laguesma, sa inyong pagpapaunlak sa panayam po sa DWIZ, Programang Usapang Tol. Maraming salamat yung Cecil at sa inyong programa. Mabuhay po ang Usapang Tol. At paalala lang po na lagi pong mag-ingat ngayon nang sa ganun naman matiyak natin ang kalusugan, mabuting kalusugan, kaligtasan ng ating mga manggagawa. Magandang araw po. Ayan. Yan po si Secretary Bienvenido Laguesma ng Department of Labor and Employment. So ini-encourage po ng DOLE yung pagkapatupad ng flexible work arrangement o yung hybrid, no, yung remote work setup, no, lalo na kung hindi naman manufacturing o hindi naman delivery of goods yung line of business ng kumpanya, kung administrative work, baka naman umubra yung remote work. So ina-encourage po yan ang DOLE, lalo pat yan naman po ipinapayagan sa ilalim ng batas dahil meron po tayong Telecommuting Act. Yan. Samantala, bago po tayo tuluyang magpaalam, bigyang daan po muna natin itong mahalagang mensahe mula po kay D. Edgard Cabangon, ang chairman po ng Aliu Broadcasting Corporation. Easter reminder, if you're looking for that one person who will change your life, take a look in the mirror. Think good, think God, thank God.
Happy birthday to us, ba? Happy birthday po, Sir Edgar Gabangon, ang ama po ng himpilan ng DWIZLU Broadcasting Corporation. Happy birthday po, Boss D. Edgar Gabangon. At sumayin niyo po ang isang oras na talakayan dito po sa programang Usapang Tol. Siyempre bukas ay makakasama po natin uli si Senator Francis Tol Tolentino na ngayon po ay bibiyahe patungo ng Washington sa Estados Unidos. Samantala, antabayanan po ang susunod na programang Pasada Balita kasama si Kuyang Johnny Banyes. Senator Francis Tolentino, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, Tol ng bawat Pilipino. Trabaho ba ang hanap mo? Mga isyung napapanahon, opinyon at diskusyon, turismo, negosyo, isang oras na hitik sa impormasyon. Ang bawat umaga mo, magbabago sa Usapang Tol. Kasama sina Senator Francis Tol Tolentino at Cecil Villarosa. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga, dito lang sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. This is the news and information station of Aliu Broadcasting Corporation. Nationwide, worldwide, and netwide. Broadcasting live from City State Center, Pasig City, Philippines. Ito ang DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama sa lahat ng Pilipino. Pananakit ng ulo at katawan dahil sa sobrang trabaho at stress sa buhay. Mag-Herbalaya break ka muna. Imasahe ang ulo at katawan gamit ang Herbalaya Liniment Oil. Sa sakit ng ulo at katawan, dito na tayo sa siguradong ligtas. Herbalaya Liniment Oil. Amoy na kaya-aya, sa bawat pahit ay ginhawa.